This is the cheapest hotel in Singapore. Oh my God. Sabi ng iba, mura daw to dahil may mga multo. Yung iba, ayaw na bumalik talaga dahil sa mga naririnig at nakikita daw nila. Marami nga kahaka sa hotel na to, kaya pumunta ako ng Singapore para malaman kung totoo. Nandito na tayo. Malayo ito ng konti sa sentro at kailangan mo dumaan sa likod ng isang pang establishmento para mahanap ang reception nila. Reception. I have a booking. Passport. After pumirma, nagtanong ako sa kanila at dito na nga nag-umpisa ang problema. Do you have food here? We can order. Oh, okay. You don't have. Walang kitchen ang hotel nila, meaning sa labas ka kakain pag nagutom ka. Pero okay lang, bawi na lang tayo sa kwarto, baka magandang setup nila dito. Social. Meron silang elevator kaya plus point sa kanila dahil hindi kailangan buhatin ang maleta. Second floor, parang may elevator. Pagdating sa second floor, ito agad ang nakita ko. Mga maduduming kumot na nakabalot at nalagyanan ng basura. Expected ko baka ganito itsura ng room dito dahil ang ganitong presyo sa Pinas, pang social na. At nang binuksan ko ang kwarto, nakita ko ang pinak... Oh, hell no! Oh my goodness. Titingnan natin kung ano yung meron dito, guys. Papakita ko sa inyo. Tara! Pasok mo dito, makikita mo meron kang maliit na table, sira-sira na rin to. Hindi ko alam kung malinis to. Tapos meron kang dalawang tubig para sa ilaw. Ay, ba't wala naman? Tinesting ko agad ang kama dito kung malambot ba. Check muna natin. Oh, pwede na. Titingnan natin mamaya kung malinis ba dito kasi. Cheapest to eh, pero parang mahal eh. To, meron tayong wifi password, remote. Lampshade. Sobrang daming switch dito kaya tinesting ko ang functions nito. Parang wala naman. Light dimmer. Wala naman. Music. Pero ni isa, walang gumana. Hindi gumagana, guys. Nakakapagtataka kasi wala naman akong nakitang speakers ni isa. Walang window yung nabook namin. Pero ito meron. Chinek ko kung maganda ang view dito. Pero pagbukas ko... Tingnan. Oh, nakikita mo yung mga katabing building. Meron tayong TV. Check natin kung gumagana. Naku po. This is the most yun! Abandoned gumana. Okay. Up muna natin. Ang cabinet nila na-agnas na rin. Basurahan. Isang upuan. Up. Okay. Meron akong nakitang butas sa kisame nila dito. Ang butas. Yun o. Nilapit ko ang camera para tingnan anong meron dito. At ito ang nakita ko. Mapapansin din sa pader nila ang mantsa at dumi na dumikit na. Medyo ano na. Daming dumi. Yan o. Daming marka. Ito din o. Okay na sana, pero pag check ko sa kama, ito ang aking nakita. Tingnan nyo ito yung bed o. Ano yan? Kulay pulay. Daming mantsa. Nakatakot tumiga dito ah. Ano? Chinek ko agad ang banyo para tingnan anong meron dito. Meron silang hot and cold shower din. Yan, meron din silang toiletries, dalawang sabon, dalawang toothbrush, shampoo, body wash, saka dalawang shower cap. Medyo natuwa ako sa kulay ng inodoro. Ayun lang, wala tayong bidet, guys. Pero sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Dahil pagtanggal ko ng cover... Ay, putik. Yun lang. May mga pulang mantsa na naiwan dito at dumikit na sa inodoro. Diyos ko po. Okay, sarado na natin to, guys. Okay na tayo sa banyo, no? Medyo, ano eh. Okay na sana eh. Kaso, sa labas na lang tayo. Shushow eh. Akala ko yun lang ang problema, pero meron pa pala. Ito, ito yung galing sa Pinas. Tingnan mo. Boom. Hindi kasha, guys. Hindi kasha ang plug ng charger ko sa socket nila dito. Kaya chinek ko sa iba kung pwede. Ito. Oh. Mm. Diba? Problema talaga dahil iba pala ang socket nila sa Singapore kaysa sa Thailand at Pinas. Tayo, tingin tayo kung meron sila sa labas. Kasi hindi tayo makapag-charge. Paano tayo makapag-vlog nito? Paglabas ng kwarto, may narinig akong umiiyak dito. Kayo na humusga kung boses ba to ng elemento o boses ng tao. Kahit dito sa elevator, maririnig mo ang boses ng umiiyak. Pagdating sa labas, nagulat ako sa nakita ko. Wow! Sobrang aga pa dito pero halos wala ng tao. Mukhang safe naman kasi may bisikleta dito pero hindi naman inanakaw ng mga tao. Yung bike ko.
Pero pag sa atin siguro, ewan ko. Galing yung bike nila, nakasabit lang. May nahanap pa ang convenience store kaya bumili ako ng SIM card nila dito. This one my number, no? This one. Mas nakakatakot pala ang presyo dito kaysa sa multo. Sobrang mahal ng SIM card, $15 guys. 1.5 pala ang SIM card at load nila dito. O baka mahal lang ang napasukan ko. Kaya naglakad ulit ako para humanap ng 7-Eleven, baka mas mura doon. Pero pagdating ko, ang lala kasi ay yung adapter palang 2.5 na. First time ko dito kaya nasyak ako sa presyo. Bigla at ang sumakit yung ulo ko. Kaya pagkain na lang muna ang binili ko. Pero ang 500 mo pala dito, sandwich, chocolate at dalawang tubig lang ang aabutin. Meron ako ditong UV light. Titingnan ngayon natin kung makikita natin yung mga bagay na hindi nakikita sa normal light. Pero sa banyo guys, check natin yung banyo. Oh my gosh, mga molds na ata to. Hindi ko na binuksan ng inodoro. Kahit walang UV light, makikita naman anong meron dito. Pero gusto ko lang makasigurado, kaya chinek ko agad ang kama ko. Okay, malinis, malinis. Okay, good. Pero pagdating sa baba, sa kumot. Uy! Yun! Nakit po. At napagdesisyonan ko na hindi ako matutulog sa Sarap ng tulog ko. Late na dito, guys. Let's just na. Try natin tingnan kung ano yung meron sa labas. Kasi kagabi sarado na. Kaya pala mahimbing ang tulog ko dahil may nakatingin pala sa akin dito. Ayan. Tingnan natin. Ayan o. Yun lang. May katabi pala tayo dito matulog. Kaya palang sarap ng tulog ko. Chill ka lang dyan ah. Galing ah. Sabagay, sa Bangkok nga kinakain namin yun eh. Nagulat ako dahil iba ang vibes ng street nila dito pag umaga. Ito guys, mall pala to sa labas niya guys. Sobrang linis, wala kang makikitang upos ng sigarilyo o kahit tao na dumudura dito. Grabing linis dito. Oh my goodness. Wow. Grabe to. Ang lamig, ang bango. Palobat na ako kaya naghanap agad ako saan makakabili ng adapter dito. $49. $14.9. Mas mura dito, halos kalahati ang presyo kaysa sa nakita natin kagabi. Yes. Thank you. Sana makapag-charge tayo. Sinubukan ko rin ang sikat na kape ng 7-Eleven nila dito. Kano kaya? Ah, ito. $7.50. Okay lang kung medyo may kamahalan, baka kako masarap naman. Try natin kung masarap. At nang tinikman ko, tabang. Kung hindi ka maselan, okay na ang hotel na to. Mahal lang talaga siguro halos lahat dito kaya nahirapan din sila mag-maintain nito. Di ko alam kung mapapanood mo pa ulit mga video ko after nito. Kaya sana ma-share mo to sa iba at maraming salamat sa pagsuporta.